Pero alam mo, nagigigil ako sa kapatid. Ang daming pamahiin tungkol sa patay. Talaga ba? Nakakagigil din minsan, pero wala tayong magagawa kasi nakasanayan na natin. Wala rin namang mawawala kung susundin. Pero minsan nakakaabala din sa atin. Oo, eh. Oo, naka, yung ate ko talaga, gusto niya lagi sinusunod yung mga pamahiin niya. Nagigigil talaga ako sa mga tulad ng? Yung ano, yung pagpag. Oh. Yung bawal ka umuwi, pag galing ka sa Burol, hindi ka pwedeng dumiretso sa bahay. Kailangan ka magpagpag sa ibang lugar. Para yung malas daw, hindi sumama sa'yo sa bahay. Ah. Diba? Oh. Kailangan magpag... Eh, paano kung yung patay, kapit bahay nyo lang? Lalayo ka pa bago ka makauwi? Totoo. Diba? Ba't kailangan mag... Totoo. Tapos nakakaloka, ang pinakamahilig pagpagan ng mga tao lately, 7-Eleven. Diba? Kawawa naman yung may-ari ng 7-Eleven. Lahat ng garin... Pagdating ng alas dos ng madaling araw, lahat ng customer ng 7-Eleven, lahat yan galing na sa patay, nagpapagpag na lang. Diba? Ano ba ba? Alam mo, di ko kasi alam yung mga pamahiin. Eh, kasi Australia, walang masyad. Sa Pilipinas lang Vice, naman na ganyan. Vice, yes po. Yung sisiw, alam mo? Ay, oo! Yung sisiw! Kailangan, maglalagay ka ng sisiw na kapatong sa kabaong para daw mapabilis ang paghuli dun sa mga pinagkakahinala. Ano yung tawag dito? Hindi. Sa mga sospek, di ba? Para mahuli daw yung sospek, maglalagay ka ng sisiw. Yung tatay ko napatay. Nilagay namin ng sisiw. Hindi naman nahuli yung sospek. Kaya sabi ko, ba't hindi yung pulis ang ilagay nyo sa kabaong? Tutas sila naman ang maghahanap ng sospek. Di ba? Bakit iaasa natin sa sisiw ang paghahanap ng sospek? Wala naman kinalaman. Nag-training ba yan sa criminal investigation? Kaya sabi ko, sa susunod na may mapapatay, di ba, si Gas Abelgas ang ipatong niyo sa kabaong. Tutal siya naman ang taga-soko. Para mapabilis yung paghahanap niyo sa pinagkakahinalaan. Chew! Di ba? At Diyos ko, mayroon pa kami isang patay. Ano? Oo. Sumisigaw talaga yung asawa, di ba? Ano, tanggalin niyo yung sisiw! Oh. Kasi nilagyan eh, ng sisiw. Oh. Tanggalin daw yung sisiw. Kasi yun pala yung kabaong, bukas, tinukatuka na yung nakahika. Oh my gosh! Kaya siguro maglalagay nila ng sisiw, siguro din nyo hindi open casket yung kabaong. Oh, kasi inuubos yung patay. Sira ulo kayo, hindi kayo nag-iisip. Oo. Tapos ano pa ba? Di ba, yung bawal mag-uwi ng pagkain. Ang daming pagkain, sayang naman, wala nakikinabang, nagkakanda panis-panis, bawal mag-uwi ng pagkain kasi sasama daw sa'yo yung espiritu. Ganun ba yun? Oo, kaya gusto ko, iuwi na natin yan, di ba? Sabi ng ate ko, hindi pwede, bawal mag-uwi ng pagkain, sasama sa'yo. Sabi ko, eto sumama siya sa akin, sa boarding house lang naman ako natutong, tira ko kung papasukin siya ng landlady namin. tinanong ko yung may patay, sabi ko. Binulungan ko, bakit ho babawal mag-uwi ng pagkain? Ano hong ibig sabihin niyan? Wala naman talagang ibig sabihin niyan. Pinagbabawal lang yung pag-uwi ng pagkain kasi baka gayahin nung iba. Mauubos yung handa namin. Kung lahat ng pupunta rito, iuuwi yung pagkain. Teknik pala yun! Oo. Tapos ito pa, nakakaloka. Yung bawal magbuhat ng kabaong yung kamag-anak. Oo, bawal daw. Sabi ng ate ko, bawal magbuhat ng kabaong yung mga kamag-anak. Sabi ko, paano yan? Wala namang ibang nakiramay. So, paano natin ililibing to? Sino magbubuhat? Totoo! Diba? O buhat, hindi pwede kamag-anak tayo. Sino magbubuhat? Oo nga. Pinakausapan ka ni lola ko, Olo, bahala ka na. Ikaw na pinatabi. Bawal na buhatin, baka madamay ka mo. Nakakagigil ako, nagigigil ako sa mga ganyan. Eto pa, yung bawal tuluan ng luha yung kabaong. Oo! Bakit? Kasi hindi ko alam, pero bawal daw tuluan ng luha yung kabaong. So ako ngayon, nung namatay yung lola ko, umiiyak ko rin, Siyempre, ayayakapin mo, tutulo talaga yung luha. Kaya yung nanay ko tuloy, parang preneng umiiyak lang ka ganyan. Ma. Sinasalun niya yung kanyang luha. Nakasapo. Di ba para tayong mga baliw, no? Nakasapo tayo habang umiiyak. Nakakatawa naman. Nakakaloka yung mga ganyan. Eto pa. Ano pa? Meron pa? Yung bago ilibing, bumulong ka daw dun sa patay. Ha? Pag naging pelikula ni Bong Navarro yan, pinanood ko ng premiere night, susumpat ko sa'yo yan. Bakit mo kailangan bulungan? Ko, para yung mga worries mo o yung sakit mo, ibubulong mo, o kaya magbibilin ka. Magbibilin ka. Kaya sabi ko sa pamangkin ko, ilulubog niya si Lolo, magbilin ka na. Ganyan, ang tagal. Sabi ko, ano mo binibilin mo? Sabi ko, iPad, laptop, iPhone. Hindi, ano mo binibilin sila ulo kapag yan inihatid pa sa amin, tapos siya naghatid. Baliw ka. Ang daming mga ganyan. Ang pamahiin pala. Alin? Hinahakbong yung bata. Ayun! Iyahakbang yung pinakabunsong apo para daw hindi mapanaginipan ng apo.
Sabi, bakit yakap para hindi mapanaginipan yung apo? Ayun, yung pamangking kong pinakabungso, lalong pinangungot kasi paghakbang sa kanya, nakita niya yung patay. Dami talagang pamahin, pero wala namang mawawala kung susundin natin. At saka, part ng Filipino tradition. Correct, ine-embrace na lang natin niya kasi bahagi rin ng pagiging Pilipino natin. O baka may ma-offend na may mga ano, nagpapatawa lang po. And it was very educational for me naman. Kasi, sa Australia ba, paano mga pamahiin niya doon? Hindi siya ganun. Parang you attend the funeral and then after may sandwiches, coffee with the family. Sandwiches? And coffee, ganun. Sinaulo sandwiches. Eh sa amin, biskwit lang na nakalata. Tapos, pagpagod yung may patay, hindi na ilalagay yung mga biskwit sa ano, sa plato. Ikaw na mismo yung gagano. Tapos, ay wala na. Pag ganun mo, wala ng laman. Makikita mo yung mga durok, igagano mo yung daliri mo. Para makuha mo yung durok. At saka, meron pa pala. Anyway, assorted yun. Ang pinakauna na uubos, Whopper. Welcome to your all-time favorite search for outstanding amateur talent. Tawag na